Patay ang isang babaeng sinaksak umano ng lalaking nanloob sa kanilang bahay sa Quezon City. Arestado ang suspect na kasintahan pala ng kasambahay ng biktima. Makibalita tayo kay John Consulta. Bumabado sa puno to kayo. No? Sa kuha ng CCTV ng bahay na ito sa loob ng isang exclusive subdivision sa Quezon City, makikita ang pagpasok ng isang lalaking naka-backpack pasado alauna ng madaling araw noong May 22. Nakuha ng iba pang CCTV camera sa bahay ang pagpasok niya sa kusina, pagsilip sa natutulog na katulong sa loob ng isang kwarto, pag-akyat sa hagdan at paghahanap ng mga mamahaling gamit na pwedeng manakaw hanggang sa pumasok na ito sa isang kwarto kung saan nagtagal siya ng ilang minuto. Maya-maya lang, makikitang tumatakbo ng papalabas ng kwarto ang suspect habang ang isang babae lumabas pero bumagsak din matapos magtamo ng tatlong saksak sa leeg at dibdib na kinilalang si Ginang Minervo Baldeo, isang negosyante. Sa tulong ng CCTV, nakilala ng kasambahay ng biktima ang suspect na si Christian Coloma, ang karpinterong boyfriend ng kasambahay. Pag nakawan yung victim, yan ang motibo niya. Yung victim nag-ingay. Oh. Kaya para patahimikin niya, inundayan niya ng saksak. Sa ikinasang hot pursuit operation ng NBI DID, naaresto ang suspect sa kanyang pinagtataguan sa Kabangan, Zambales. Maringit ng ginang suspect ang binta. Malinis po ako, nasa bahay po ako nung araw na yun. Pinagbibinta ka lang po nila ako. Pero ikaw yung nasa CCTV. Hindi po ako yun kasi iba na. Maribong kamukha ko pero yung likod po hindi po talaga ako yun. Pero sa pag-iimbestiga ng NBI, lumutang ang mga kuwang ito ng CCTV sa tatlo pang bahay sa naturang exclusive subdivision na kanya rin palang naunang napagnakawan ng mga laptop, cellphone at mamahaling mga gamit. Itinuro ng pinsan niya mismo si Christian Coloma. Yung girlfriend, in-identify siya doon sa CCTV na siya nga din mismo yon. Kabisado nung babae yung itsura niya, katalikod, nakatagilid, yung lakad niya, yung build niya, yung height, buhok, the way he moves. Nagpasalamat naman ang pamilya sa pagkakalutas ng pagpatay sa negosyante. John Consulta, GMA News.